Welcome back po sa ating kusina, Jim's Cooking po. So today guys, magluluto tayo ng masarap na papaitan. Huwag po kayong aalis. Sa una po natin gagawin, linisin nating maigi yung ating laman loob. Ayan. Ilang hugas po yung ginawa ko dyan bago natin ito pakuluan para check na malinis po ang ating laman loob at ang ating kakainin. Ito po ang susunod nating gagawin. Pakukuluan muna natin ito bago natin siya hiwa-hiwain. Balikan po natin yung ating pinapakuluan. Bali, 5 to 10 minutes natin yung pinakuluan. Pagtapos po yan, hanguin natin at huwag natin itapon yung sabaw na pinagpakuluan natin dahil yun din po ang gagamitin nating pansabaw. Kaya sabi ko po sa inyo, linisin nyo pong maigi ang inyong laman loob. Natin. Una po yung ating laman loob ng baka. Iniwan na yan ng maliliit. Tapos yung apdo. Ayan po. Luya. Bawang. Sibuyas. Nahiniwa ko na po na siya ng maliliit. Tapos kailangan natin ng asin. Paminta powder. And then yung kalamansi. So, and just kakailanganin din natin dyan ng mantika. Yung sealing green, ito po, tatlong piraso. And then, beef nor cubes. Ayan. Init na po ako ng cooking pan. So, maglalagay na po tayo ng mantika. Kunting mantika lang po yung ilalagay natin.
Tapos imuna ko pong ilalagay yung sibuyas. Ayan, tapos isunod ko na rin po yung bawang. Ayan, ilagay ko na rin po yung ating laman loob ng baka. Ilalagay ko na rin po yung ano natin, luya. At maglalagay na rin po ako ng paminta. Isayin po natin mabuti yung ating laman loob. Saka natin lagyan ng tubig. Ayan po yung ating laman loob. Nag-isa na po siyang maigi. Naririnig nyo medyo pumuputok-putok na po yung ating ginikisa. Pwede na natin lagyan ito ng sabaw. Yung sabaw po na ilalagay natin, yung po yung pinagpakuluan natin kanina. So, kailangan mahugasin yung maigi yung ating laman loob. Dahil yung po yung pagpapakuluan natin, yun din po yung ilalagay natin na sabaw. Dahil nandito po yung lasa ng ating papaitan. Ayan. Sumamayan na natin siya, titimplahan. Bali, palambutin natin siya ng 15 to 30 minutes. Mahinang apoy lang po ang kailangan natin. Kan natin yung ating papaitan. So, after 20 minutes siyang pinapakuluan. Ayan na po. Ayan, mahinang apoy lang po. So, pwede na natin siyang timplahan. Ilalagay ko po yung kalamansi. Ayan. Dagdag na pampalasa po yan para mabango ang ating paitan. Tapos, ilalagay ko na rin po yung siling green. Tapos, yung ating beef cubes. Maglalagay na rin po tayo ng asin. Pwede na natin lagay yung ating apdo. Pero wag nating ibubuhos bigla po yan. Unti-unti nating ilagay hanggang sa makuha natin yung gusto nating pait. Kasi sobrang pait po ito. Hintayin natin siya ulit na kumulo. Ang ating papaitan. Ayan, kumukulo na po. Titikman natin kung tama lang po yung kanyang lasa at magdagdag tayo ng asin kung kaya na kailangan.
ayan. Para sa akin po, tama na po yung timpla na nilagay ko. So, kayo na po rin ang bahala. Kung halimbawa magluto kayo, kayo na ang bahala magdagdag ng inyong pampalasa. Ayan guys, pwede na siyang ihain. Ating papaitan. Ayan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe naman po kayo diyan. Click nyo na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa aming susunod na video. Hanggang sa muli po. Salamat!